Sa malamang, nung mga early rounds ng NBA playoffs, ay naranasan yung manood ng games sa madaling araw. Yun bang mga 3 AM para suportahan ang inyong paboritong teams? Ngayon, may isa akong kilalang player na ganyan din ang naging kwento, na lagi niyang inaabangan noon ang laro ng isa sa best point guard sa NBA, si Steve Nash. Ito ay walang iba kundi si Goran Dragic. So hindi ko alam yung tamang pagbigkas ng pangalan niya. So pasensya na lang mga pre. Ngayon ay balikan natin ang naging kwento ni Goran mula sa Europe papunta sa NBA at kung paano nga ba siya tinawag noon na national hero ng kanilang bansa. Karamihan ng mga isasama ko sa kwento ni Goran ay yung hindi pa talaga natin alam tungkol sa kanya. Kaya umpisahan na natin. Si Goran ay nagmula sa Slovenia. May kapatid siya naglalaro din ng basketball at ito nga ay si Soran na naglaro din dati sa NBA para sa Phoenix Suns at Miami Heat. Na ngayon ito si Soran ay nasa Euroleague na. Iisa lang naman na naging kwento ng mga players mula sa Europe. Naglaro agad sila professionally habang teenager pa lang. Sa edad na 17 years old ay naglaro na nga itong si Goran para sa Slovenian Basketball League. At ayon pa sa kwento ni Goran ay gumigising pa nga siya noon ng 3 AM para mapanood ang kanyang paboritong player na si Steve Nash na sinasabing pinagbasihan niya ng game. Kung maaalala nyo dati, si Goran ay tinatawag nilang Dragic o Tragedy. Sa madaling salita, masaklap na pangyayari. Marami kasing may doubt noon kay Goran habang naglalaro siya sa NBA. Ang isang kwento pa nga dito, nung nasa Euro pa siya at naglalaro siya para sa national team, ay naging kakampi niya ang former NBA player na si Racho Nesterovic. Ito yung dating naglaro sa San Antonio, Raptors, Minnesota at Pacers. At si Nesterovic din ang big man noon ng national team kung saan naglalaro si Goran. Kilala pa nga noon si Goran sa kanyang pag-rebound at sa kanyang chest pass na masasabing signature nitong si Goran. Sinabi kasi ng coach ng Slovenian national team dito kay Nesterovic na makakapasok si Goran sa NBA balang araw. Dito naman siya pinagtawanan ni Nesterovic dahil ayon noon kay Goran ay maliit pa nga siya noon tapos payat pa. Hindi siya yung tipo ng guard na scorer. More on playmaking pa ang ginagawa noon ni Goran. Pero ang maganda dito kay Goran ay mabilis ang reaksyon ng katawan niya. Kaya nakakapasok agad siya sa paint para makascore or maagawa ng decoy para maipasa sa mas malaki ang chance makascore. Nang 2006 ay naging member ng senior team itong si Goran para sa FIBA World Cup at kakampi niya dito si Nesterovic. Yung mga panahon na yun ay malalakas pa talaga ang nasa world stage. Prime pa yun ng mga NBA players tulad din na Wade at kahit si Yao Ming, Dirk at Pau Gasol. Sa edad na 20 years old ay maganda ang pinakita noon ni Goran para sa FIBA World Cup at kinausap ng agent niya itong si David Griffin na noon ang president ng basketball operation ng Phoenix Suns. Matagal na palang sinusubaybayan ni Griffin itong si Goran para makapasok sa NBA. Hindi muna sumali sa NBA draft itong si Goran at sumali muna sa Spanish League. Kasunod nito ay naglalaro din siya para sa European Championship. Nakalaban nila dito ang Germany, Turkey, Poland, Italy at France na tinalo naman nila ng 2 beses. Napataas niya ang kanyang profile o resume para makasali sa NBA draft ng 2008. Kasabayan nito si Derrick Rose at si Russell Westbrook. Ang pumili sa kanya ay ang team ng San Antonio bilang 45th overall na agad naman siya na-trade papunta sa Phoenix Suns noon dahil dito kay David Griffin na part pa ng management. Ang unang ginawa ng management ng Phoenix Suns ay binayout nila ang kontrata nito sa Spanish League para makapaglaro agad si Goran sa NBA. Naglaro siya noon sa Phoenix Suns kasabayan ng kanyang paboritong player na si Steve Nash. Siya yung naging backup noon ni Nash. Ang masama pa dito ay ibang-iba ang game noon ni Goran kung ikukumpara ngayon. Tinatawag pa nga siya noon na worst player sa NBA, kaya lumabas yung nickname na Dragic. Siguro naman ay naaalala nyo nung dinakdakan siya ni Derrick Rose. Kasi noong mga panahon na yon, si Goran ay nakasabayan sina Westbrook, Rose, Mayo at iba pang mga athletic na guard. Ibang-iba kasi ang game noon kumpara ngayon na dati ay more on guards umiikot yung opensa at napaka-athletic pa. Si Goran kasi ay more on European style, kaya hindi basta-basta makikita ang galing nito. Sa loob ng 2.5 season niya sa Phoenix Suns ay nag-average siya ng 6 points per game sa loob niya ng 16 minutes. At nung kalagitnaan ng 2010-2011 season ay na-trade si Goran papunta sa Houston Rockets na dito masasabing na iba na ang game ni Goran. Kasi noon ang Rockets ay wala pa talagang matatawag na stable point guard kahit nasa kanila pa si Kyle Lowry.
Sa loob kasi ng 22 games noong 2011 season ay nag-average siya ng 7 points per game at 51% mula sa 3-point area. Mas gamay kasi ni Goran ang opensa ng Rockets at komportable si Goran na makapag-set ng mga plays sa kanyang mga kakampi. Nakapagtala din siya ng kanyang unang triple-double laban noon sa Minnesota nang umiscore siya ng 11 points, 11 rebounds at 11 assists. Nang 2012 season ay dito masasabing nagsimula ang pag-angat ng karir ni Goran sa NBA. Nakakasama na siya sa starting lineup. Nag-a-average siya ng 11 points at 5 assists per game. Mas nabibigyan siya noon ng playing time, lalo na nung magkaroon ng injury itong si Kyle Lowry. Kaya mostly sa kanya umiikot ang opensa ng Houston Rockets. Nang 2012 offseason naman, dahil sa performance na yun ni Goran, ay dito siya inalok ng Phoenix Suns ang kontrata. Dahil noon ay wala na sa kanila si Steve Nash. Masasabing iba na talaga ang game ni Goran kapag siya ang may kontrol ng bola. Nakasama na siya sa starting lineup. Kahit nasa lineup nila si Isaiah Thomas at kahit itong si Eric Bledsoe. Nagkaroon siya dito ng career average na 20 points per game noong 2014 season at napili din siya bilang most improved player. Nakapasok din siya noon sa All-NBA selection. Kasabay pa nito, yung pag-angat kasi ng karir ni Goran sa NBA ay naglalaro din siya sa national team na nakakapasok sa Eurobasket. Kaya naman siya tinawag noon na national hero ng kanilang bansa. Binigyan pa nga siya noon ng award ng kanilang presidente. Na mid-season naman ng 2015 ay na-trade ito si Goran papunta sa Miami Heat. Ang panimula ulit ng bagong era ng Miami. Usual numbers pa rin ang pinapakita nito ni Goran bilang starting point guard nila. Siya ang naging unang player mula sa Slovenia ang nakapagtala ng 10,000 points. Ang pinakamagandang season ni Goran dito sa Miami ay nung mag-average siya noong 2017 ng 20 points, 3 rebounds at 5 assists per game. At noong 2018 naman ay napili ito bilang All-Star sa unang pagkakataon sa kanyang basketball career. At si Goran din ang isa sa mga player kung bakit nakakapasok ang Miami sa playoffs. Ngayon nga 2020 postseason ay maganda ang kinalabasan ng lineup ng Heat na binubuo ng dalawang veterano na players tulad din na Jimmy Butler at itong si Goran na maganda ang naging blend nila sa mga young stars tulad ni Tyler Hero, Kendrick Nunn, Bam Adebayo at itong si Duncan Robinson. Ang masasabing game changer dito ay naging komportable sa isa't isa itong si Goran at si Jimmy Butler para maging leader ng kanilang team. Isa din kasi si Goran sa masasabing merong mababang ego na player. Malaki din ang chance nila makapasok sa next level dahil sa team effort. So yan mga pre ang naging kwento nito si Goran kung paano mula sa pagiging worst player dati ng NBA ay naging isa sa best point guard ngayon na masasabing matindi din ang pinagdaanan nito para maabot ang level niya ngayon sa NBA. Na marami talaga ang nagkaroon ng doubt sa kanya. Hindi ko na sinama dito yung mga highlights at iba pang kwento na sa malamang ay napanood nyo na recently lang. So yung mga shoutout ay ilalagay ko na lang sa isang channel ko regarding nga sa mga podcast. At hanggang dito na lang ulit, kung meron kayong komento o reaksyon ay iligay nyo na lamang sa comment section.